Okay, Delight, Sabat po, muli. Tayo po ay morning mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po nakakasawa mag-aaral ng salita ng Diyos dahil ito po ay punong-puno ng karunungan. Dahil ang Diyos ang pinakamatalino sa lahat. At kanyang pinapahayag ang kanyang karunungan, ang kanyang lahat-lahat sa Biblia. At itong pinag-aaralan po natin ay lubos na nakakatulong sa atin at marami tayong natutunan. So, napag-aralan natin last Sabat na yung mga Amonita at mga Arameans, no, ay nagtatakbo, no, nung hinarap nila Joab at ni Abishai, no. Wala pang nasasaktan, wala pang pagharap talaga, nagtatakbo na sa takot ang mga ito, no. Pero yung mga Arameans, no, muli nilang pinagsama-sama yung grupo nila, pinalakas nila yung pwersa nila at lumaban uli kila David at sila po ay natalo, no. At hindi na nila inulit ang pagtulong nila sa mga Ammonites, no. So, sa mga nakaraang istorya natin, ay napag-alaman po natin na si David po ay naging famous, no. Kilalang kilala siya sa mga victories na kanyang nakamtan, no. Sa naging unbeatable nga po siya, no, dahil ang Diyos po ay kasama niya sa pakikipaglaban. So, ang istorya naman natin po ngayon ay infamous, tama ba 'yan? Ang ibig sabihin po ng infamous ay kilala sa hindi magandang pangyayari. Yung famous, kilala, no. So, ito, hindi magandang pangyayari sa buhay na naranasan nitong si David, no? Ewan ko, siguro na mahuhulaan nyo na kung saan ang tungkol ang kwento natin. So, merong isang famous na quotation na binibitawan, no? Sinasabi ng mga great warriors, no? Mandirigma. Yung, I saw, I came, and I conquered, no? So, lahat ng mga mandirigma, pag sila po ay nagwagi, ay binabanggit nila itong bagay na to. I saw, I came, I conquer, no? Talagang sinasakop nila yung bansa na pinupuntahan na. Pero hindi po lahat ng battle ay nararapat na magsimula sa I saw at matatapos sa I conquer, no? So, yung ibang mga battles o paglaban ay dapat sisimula at nagtatapos sa ISO lang. Kagaya na lang po na nangyari dito kay Haring David, no? At sa hapong ito, meron po tayong tatlong letter C na takeaways, no? Simulan po natin sa verse 1 to 3, sabi po. Chapter 11. Nasa 11 na po tayo. At ang title po nito yung David and Bathsheba. Kilala ni nanay niya si Bathsheba. So, tatlong letter C. At simulan po natin sa verse 1. Sabi, nang sumapit ang tagsibol, o yung spring, panahon na karaniwang nakipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong ubo ng Israel. No? Kasi pag tag-ulan, mahirap pong magbiyahe yung mga karwahe, yung mga chariots nila. Kasi maputi. So, pag tagsibol, doon uli nagsisimula ang mga gera nila. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Ammonites at inubkob ang Rabba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Verse 2, isang hapon, pagkagising na David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Pinagtanong niya kung sino yon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Uriah na isang Hittite, no? Hiteo. So, napag-aralan natin before na merong dalawang instances na kapag si David po ay nag-iisa at walang ginagawa, unoccupied siya, ay in-spend niya yung time niya sa pag-iisip ng mga magaganda, mabubuting bagay, no?
na kanyang maigagawa o may babahagi. Nung una, nag-isip siya na gumawa ng templo ng Diyos. Pero hindi nga po siya pinagbigyan, di ba po? Nung pangalawa naman, nag-isip siya ng naisip niya yung pangako niya kay Jonathan. No? Kaya pinahanap niya si Mephibosheth, no? At ginawa niya ng pinakitaan niya ng kabutihan si Mephibosheth dahil sa kaibigan niya si Jonathan. So, ngayon naman, itong si David ay nag-iisa na naman, no? At walang ginagawa, no? Siguro kagaya ng kanyang mga dating ginagawa, magme-meditate na naman siya, no? So, nang itong si David po ay mag-iisip na uli ng kanyang magagawang mabuti, no? Eh, siya po ay na-interrupt, no? Na gambala na isang unwanted sight, no? Yung hindi karapat dapat na tanawin na nakita niya. Nakakita siya ng isang maganda, sexy na babae, hubad, no? Dahil ito po ay naliligo. Ewan kung ganong kataas yung palasyo nito si David, no? At natanaw niya pang naliligo itong babae nito. So, imbis na siya po ay magplano ng isang bagay na mabuti na naman para magawa niya, no? Siya po ay na-disturb, na inabala po siya ng diablo, no? So, kagaya ng alam po natin, ang diablo po, hindi niya ninanais na tayo po ay gumawa ng mga mabuting bagay. Kaya naman itong diablong to ay gumawa ng trap para ilihis ang pag-iisip, ang atensyon nitong si David. So, the first lesson that we're going to take away is the word controlled. No? Na, Sister Leng, ano yung letter C natin? Controlled o kinontrol, no? So, unknowingly, the devil have controlled the moment of David, no? Na dapat ginagamit ni David para sa Diyos. Sabi sa 1 Peter 5:8, be alert or and of sober mind, no? Dapat daw maliwanag ang pag-iisip natin. Your enemy the devil prowls like around like a roaring lion, looking for someone to devour, no? So pinag-iingat po tayo, maging alerta raw tayo at maging malinaw ang pag-iisip natin dahil nandiyan lang ang tukso, no? Nakapalibot lang sa atin at maari tayong silain. Yun kasi ang gawa ng Diablo. Silain tayo at gusto niyang mapahamak at magkasala tayo sa harap ng Diyos. Alam niyo po, ang mga leon, bago po siya umatake, no? Pinagmamastahan niya muna ang kanyang prospect, no? At usually, ang ina-attack nila yung mga may sakit, mga bata, at yung nag-i-struggle ng mga animals, no? At pinipili nila yung victim nila na nag-iisa, yung hindi alerto, no? So, itong si Peter po ay nagbigay ng warning na maging handa tayo sa mga gagawin nitong si Satanas, no? Maging maingat daw tayo. Kaya pag po sa tingin natin tayo po ay nag-iisa or minsan mahina at minsan helpless at malayo tayo sa mga kapatiran natin, dapat daw po tayong mag-ingat, lalo na kapag nag-focus tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, no? Karamihan nga doon sa mga kakilala namin may sakit ngayon, karamihan sila sa kanila nagpo-focus sa sakit nila, no? At nagpo-focus sila sa mga trouble at nakakalimutan nila na mag-ingat, no, sa mga danger na darating sa kanila. At sila po yung vulnerable, no, sa attack nitong si Satanas. So, sa during the times of attacks, no, kapag tayo po ay conscious, all we need to do is to pray, no? Kailangan nating manalangin kapag umatake itong si Satanas, no? Sabi po sa Matthew 26 verse 41, watch and pray that you may not enter into temptation, no? Kailangan daw nating maging mapagmatsyag at manalangin. Habang nagmamatsyag ka, nananalangin ka, no? At
pag nananalangin ka, ano ginagawa mo? Nagtitiwala ka sa Diyos. The spirit is willing, but the flesh is weak. Okay, yung pagkakataon na nananalangin nga ang Panginoon at itong mga sila Pedro ay nakakatulog. So, ang nung yung pagkakataon ito, ginamit ng Panginoon yung sitwasyon ni Peter na aantok-antok, na kaya binigyan niya ng warning, no? Na binigyan niya ng warning, at tayo rin naman ay binibigyan ng warning na may mga bagay na temptation na kailangan nating harapin, no? At darating sa ating mga buhay ito. So, para ma-overcome po natin yung temptation, eh dapat tayong manatiling alerto at nananalangin. So, keeping alert means being aware, no? No? Aware sa mga possibilities na dumarating na pagsubok sa atin. Dapat sensitive tayo sa mga mangyayari. At syempre, kailangan spiritually equipped din tayo. Paano, ano yung ibig sabihin spiritually equipped? Nung ang Panginoon ay tinukso ng Diablo, siya po ay spiritually equipped. Dahil anong pinanlaban ng Panginoon sa mga pagsubok sa kanya? Ang salita ng Diyos, no? Ilabanan niya ng salita ng Diyos ang si Satanas. So, dahil ang temptation po o yung mga tuksong yan ay umaatake kung kailan tayo mahihina, hindi natin kayang mag-isa yun, no? Kailangan nating manalangin at humingi ng tulong at humingi ng kalakasan na nagbumula sa Diyos para harapin natin itong mga bagay nito at mapagtagumpayan natin ang laban na ating kakaharapin. Huwag natin sasabihin na, ay, malakas ako, kaya kong labanan ang pagsubok, no? Ng mag-isa. At marami na po nabigo sa bagay na yon. Sabi po sa James 4:7, kailangan nating mag-submit, no? Sabi, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you, no? Kapag ano raw po, nagpasakop tayo sa Diyos, nag-submit tayo sa Kanya, eh kaya nating i-resist o ano yung resist? Ayawan, anggihan ang mga pagsubok na darating sa atin. At ang mangyayari, lalayuan daw tayo ng Diablo, no? So, kailangan natin mag-submit muna sa Diyos, no? Bago natin mapagtagubayan ang mga schemes, mga ginagawang tricks nitong si Satanas. Kagaya ng sinabi ko kanina, na-control ni Devil yung moment ni David na dapat ay moment niya sa Diyos. Sa ating mga buhay, tayo po ay nagnasa na magkaroon tayo ng moment sa Diyos. Yung mga pagkakataon na yun, tinatawag natin devotional, no? Kailangan natin nagkakaroon ng devotional time natin. So, kaya lang, most of the time, tayo po ay hinahadlangan din, nahihinder tayo ng mga maraming factors. At ibang mga factors yan ay yung trabaho natin, yung mga gawain bahay, panonood natin ng TV, mga social media, mga games, at kung ano-ano pa, no? So, hinahayaan natin na controlling tayo ng Diablo sa mga oras natin na para sa Diyos. At yun po ay hindi mabuti, no? Kailangan natin maging wise enough to know, no? Kung ano yung mga bagay na yon na nagko-control sa atin sa mga moments, sa mga pagkakataon na dapat na ginagamit natin sa ating Diyos. Naalala ko po si Joseph, no? Siya po ay tinukso rin, no? Nung asawa ni Potiphar. Ang nang maraming pagkakataon, ang sabi ng Biblia. Pero anong ginawa niya? Ni-resist niya, ni-refuse niya na magkasala, no? Ang ginawa niya nga sa bandang huli, nagtatakbo siya, no? So, hindi kinontrol niya yung sarili niya at kinontrol niya yung moment na yon. Hindi niya hinayaang ang Diablo ang magkontrol sa kanya. So, tayo po ay mga lingkod ng Diyos at dapat nga ay maging magaling tayong mamili, no? Maging matalino tayo sa pagpili kung sino ang ating susundin. So,
kung si David po, no, nakita niya yung magandang babae na naliligo, ay dapat po ay tumakbo siya at pumasok siya sa bahay niya, no? Hindi niya na ni-resist niya, no? Nilayuan niya yung temptation. At dapat kinontrol niya na yung moment na yon, no? At humanap siya ng lugar na makapag-iisa siya at mabibigay niya na naman yung moment niya sa Diyos. Pero hindi niya ginawa. Instead, sabi po sa verse 4 and 5, no? Nangyari po ang hindi dapat mangyari, no? Pinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. So malinis na si Bathsheba at pwede na ang matabihan kung ng kanyang asawa. Pero ito si David ay very amused siya. Libang na libang siya sa kanyang nakita. Kanyang pinanood ang isang magandang babae at malamang na malamang bukas na bukas ang kanyang mga mata, no? Habang pinapanood niya. So kahit na alam ni David na itong si Bathsheba ay may asawa na, no? At ang asawa nito ay isa sa mga mighty warriors ni David, no? Alam niyo ba si Uriah ay isa sa mighty warriors ni David? Siya ay one of the 37, no? Makikita po natin yung pangalan niya sa 2 Samuel 23 verse 39, no? Eh kahit kilala niya at malapit sa kanya kasi warrior niya yun, eh, no? Eh winelcome pa rin ni David yung idea na i-please niya yung selfish desire niya, yung pansarili niyang kagustuhan ay ginawa niya pa rin. So the second life lesson that we're going to take away is the word cherish, no? Sabi ko kay Sister Ling, yan yung word natin, cherish. O itinangi niya o pinaglaruan niya yung kanyang isip, pinaglaruan sa kanyang isipan, no? Cherish niya. So obviously si David po ay tinukso, tempted. Kaya lang siya po ay unaware, no? At siya po ay discontented sa panonood lamang, no? Ganun naman, no? Pag tinagalan mo pa yung tingin mo, hindi ka makakontento sa pagtingin lang. At ginawa ni David, cherish niya yung moment na yon na meron siya, no? Cherish niya o pinaglaruan niya sa kanyang isipan yung mga fantasy o na napag-isipan niya na ilapit yung babae sa kanyang katawan, no? So si Eve po ay si Eve na asawa ni Adan ay bumigay sa temptation dahil sa prutas o yung prutas na inalok sa kanya ay very pleasing to the eyes, no? Talagang maganda sa paningin. At mostly sa lahat ng temptation naman tinutukso tayo sa ating paningin, no? Na ito'y maganda sa paningin, inviting, nakakahanga, no? Na-admire natin isang bagay. Kasi kung hindi naman, pwede natin, kakayanin natin i-resist ito o tanggihan. So, after a long moment of watching, no? Na mahabang panood na panonood nitong si ni David nang may kahalayan, no? To satisfy his fleshly desire, yung niya, nagtanong to si David kung sino siya, no? At pansinin natin yung una na yung sa una, binalot niya muna yung isipan niya na magkaroon ng reward yung sarili niya. Yun ang problema natin. Minsan, kapag tinutukso tayo, parang gusto natin i-reward yung mga sarili natin. So, alam nyo po, yung temptation ay anumang bagay na mag-influensya sa atin para i-disobey natin ng Diyos, no, Sister Gabs, no? At ito'y totoo sa anumang sitwasyon na ating haharapin sa buhay na
ang temptation ay maaaring mag-promote sa atin ng at ng mag itong temptation ay mag-promote sa atin ng ating distraction sa buhay. Walang mabuting idudulot, pero kapag napagtagumpayan mo, ikaw po ay lalakas ang pananampalataya. Sabi po sa James 1:1, each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed, no? Then after desire has conceived, it gives birth to sin, no? So yung temptation daw po inihila tayo para magkaroon ng desire, no? Matali tayo sa pagnanasa natin, at yung desire na yon ay nagbubunga ng kasalanan. So naalala ko na naman si Joseph nung siya po ay tinukso nung asawa ni Potiphar, nang ilang pagkakataon kanya pong napagtagumpayan at tumakbo. He controlled himself at hindi niya chineris sa kanyang isipan ng anumang possibility na pwedeng mangyari. Na isipin niya, ay, hindi naman malalaman ng asawa ni Potiphar yan, no? So hindi niya ginawa yung bagay na yun. Lagi naman umaalis tong asawa nitong si Potiphar, eh. So maraming pagkakataon na kami lang ang magkasama, pwede ko siyang patulan, no? So hindi na chineris ni Joseph yung mga possibility ng ganun. Sabi po sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except that is common to mankind, no? And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. So yung mga tukso pala hinahayaan ng Diyos, yung mga bagay lamang na kaya nating pagtagumpayan. So sabi, but when you are tempted, kapag ikaw ay tinukso, you will also provide a way out. Pwede pala makatakas, sabi. At kaloob yun ng Diyos. So that you can endure it. No? Magandang balita po yun. Lahat ng pagsubok, tukso, ay pwedeng takasan. May binigay na daan para tayo po ay makataas sa balikin niyo. God will provide a way out. No? So, kumparahin uli natin si Joseph at si David. Si Joseph po ay nung tinukso, tumakbo. Pero ito si David, nung siya po ay natukso, in-enjoy niya, no? At kahit na yung temptation ay ang ginawa niya ay nilapit niya pa sa kanyang sarili. Ang sabi doon sa verse 4, pinakuha niya si Bathsheba, no? Imbis na lumayo, sabi, tukso, layuan mo ako. Sa pero ang ginawa niya, sige, lumapit ka. Pinalapit niya pa, no? Ay. So, pwede niya namang i-order na i-ban. Pagbawalan si Bathsheba, no? Na bawal kang maligo. Utos ng hari. Kasi magkakasala ako. O, huwag niyong palalapitin yung babaeng yan. Pero ang ginawa niya, pinatawag niya. So, sabi po sa Proverbs 4:23, Be careful what you think because your thoughts run your life. No? Yung isipan natin, patatakbuhin ang ating buhay. So, kung ang ating pag-iisip ay masama, magiging masama ang ating buhay. Pero ang ating isipan ay puro para sa Diyos, malalapit tayo sa Kanya at matutulad ang ating pag-uulgali sa Kanya. So, kung ano man yung tumatakbo sa ating mga isip, yan yung magiging buhay natin, no? At si Solomon nagsasabi na ingatan daw natin, bantayan natin ating mga puso, no? Above all else, no? Siguraduhin daw natin na naka-concentrate tayo sa mga desire natin, no? At dapat itama natin 'yon. Huwag nating hahayaan tayo makontrol ng ating mga desire. At i-push natin sarili natin sa tamang direksyon. Yung direksyon na mapapalapit tayo sa Diyos. So, kapag chineris natin yung temptation sa ating mga isipan, no? We are somehow dialoguing, no? Dialoguing
nakikipag-usap tayo sa Diablo, no? Kapag pinaglaruan mo yung isipan mo at in-enjoy mo yung pagkakasala, para kang nakikipag-usap kay Satanas ng bagay na yun. So instead na na paglaruan natin ang sa isipan natin yung mga bagay na yan, yung mga maling bagay na yan, ang gawin natin, magkaroon tayo ng lakas ng loob para manalangin, no? At humingi tayo ng kapatawaran, kasi nakapag-isip na tayo, huwag na nating paglaruan pa, no? At tumayo tayo, no? Palayo sa anumang tukso na pwedeng makapaglayo ta sa atin sa Diyos. At huwag nating gagawin na magtago sa Kanya. At humingi, ang gawin natin, humingi lang tayo ng biyaya sa Diyos at tulong. At magpatuloy tayo na patuloy tayong magbantay ng ating mga sarili laban sa mga atake ng Diablo. So David saw, then he came, no, to his senses, na kapag na siya po ay isang special person, no, at deserve niya ng ganung kagandang babae, no. So kapag ang isang tao po ay unsatisfied sa kanyang iniisip lang, no? Pag nag-isip ka, tapos hindi ka na nakontento sa pag-iisip mo, kikilos ka na. Kikilos ka na at malamang bumigay ka na sa temptation ng mangyayari. So, magpatuloy po tayo sa ating katapusan, sabi doon sa verse 4. Patuloy tayo sa verse 4 hanggang 18. Sabi, sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil na sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at pinasabi niya ito kay David. Buntis ako, sabi niya. Hindi ganun. Hindi naman sinabi ni David na, no? Ang ginawa niya, inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Uriah na Hittite, yung asawa nga ni Bathsheba. Iyon nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kamusta si Joab at ang buk? Ganda ng tanong, no? Ano ang lagay ng mga laban, ng lambanan? Sinabi pa niya kay Uriah, muwi ka na at sipingan ang iyong asawa sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad nga si Uriah. Ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, no? Kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Uriah, hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay, ba't hindi ka umuwi? Sumagot itong si Uriah, ang kabanantipan at ang mga kawal ng Israel at Juda ay nasa mga tolda lamang, at sa labas naman natutulog ang aking mga pinunong si Joab at ang mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maatim ng aking kalooban ako'y umuwi upang magpakasaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. Sinabi ni David kay Uriah, dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umuwi. Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, in-invite ni David sa pagkain si Uriah at ito'y kanyang nilasing. No? Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog, nakasama rin ang mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at pinadala sa kay Uriah. No? Siya pa yung messenger, si Uriah. Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Uriah sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Habang pinapaligiran ni na Joab ang lungsod, inilagay niya si Uriah sa gawing malalakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Uriah. Pinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan na napatay nga itong si Uriah.
So yung intimate moment ni David kay Bathsheba ay nagbunga, nagresulta ng unwanted pregnancy, no? Nabuntis. Alalahanin natin si Uriah ay isa sa 37 na mighty warriors ni David, no? At itong immorality na nangyari, no? Kasi hindi niya naman asawa si Bathsheba, ay pwedeng makasira sa reputation nito si David sa buong Israel at maaaring ito'y ikabagsak ng kanyang bansa. Imagine niyo na lang habang nakikipaglaban itong mga 37 warriors niya eh nag-iisip sila, nag-aalala sila. Nako, patay ang ating mga asawa. Nandoon sa bahay, andoon si David. Di ba? Ano kaya mangyayari, no? Hindi sila makapag-concentrate sa kanilang pakikipaglaban, no? So si David po ay umisip ng plano, no? Ng mga paraan na malusutan niya yung kanyang gusot. So the third life lesson that we're going to take away is the word covered. Ano yung tatlo na? Controlled, cherish, and covered, concealed, no? Tinakpan, pinagtakpan, no? So ang plano ni David ay simple lang, to cover his ass. Pagtakban yung mga ginawa niyang mali. So nung na-realize nitong si David na siya po ay nagkasala, no, sa pakipag siping niya kay Bathsheba, no, sa mata ng batas, eh sinubukan niyang ipasa yung pagiging tatay ng anak ni Bathsheba, no, doon sa asawa niya kay Uriah. Kaya nga sabi niya, sipingo mo, sige na, para sa isip niya para ikaw yung tatay, ganun, no? So gusto niya i-cover up yun. So tinawag nitong si David si Uriah galing sa gera, sa labanan, at yun nga, pinilit niyang umuwi para sipingan yung asawa niya. So kahit na on leave itong si Uriah, eh nanatili pa rin siya sa gate ng city, no? At hindi siya umuwi. Yung plan A ni David ay failure, no? So si David ay gumawa ng plan B. Ang ginawa niya, nilasing si Uriah, no? Nalasing naman si Uriah. So yung plan B ni David ay a bit success, no? Medyo nagtagumpay, pero nung nalasing, hindi pa rin umuwi. Nanatili pa rin doon sa gate at nagbantay. So frustrated na si David, no? At ginamit niya na yung plan C niya. Siguro ito si David ay merong plan A to Z, no? Parang vitamins na concept para pagtakban ang kanyang mga ginawa. Eventually, David commanded Uriah. Inutusan niya na si Uriah na, at nagpadala siya ng sulat kay Uriah, no? Hindi alam ni Uriah na yung sulat ay para patayin siya, no? Siya pa yung dala. So, ang ginawa ni Uriah ay sinunod niya naman si yung plano ni David, yung plan C, no? At ginawa niya, nilagay niya sa unahan si Uriah habang nakipaglaba, iniwan niya. Outnumbered patay, no, si Uriah. So, iniwan sa ere, at hindi lang naman si Uriah yung namatay. Kasama po yung sabi do sa research ko, more or less 18 na mga mandirigma ni mga soldiers nitong si David, no? Sabi dyan sa James 1:14-15, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed, no? Pag nainganyo tayo, then after desire has conceived, it gives birth to sin, no? Kapag nagtagal yung mga masamang pagnanasa natin, talagang kasalanan po ang kahantungan yan.
So, kapag hinanap mong, pag ninais mong i-cover up o pagtakban yung mga kasalanan mo, ito'y magdadala sa iyo sa additional or more serious na kasalanan. So, yung kasalanan ni David ay lumago at ito'y nagbunga ng pagpatay sa isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang mandirigma at yung iba pang mga kasama nito. So, kagaya ng sinabi natin, you cannot correct your mistake with another mistake. Hindi mo pwedeng itama ang mali mo sa pamamagitan ng paggawa ng isa pang kamalian, no? So, pinagtakban ni David ang kanyang kasalanan with another sin. No? Gumawa pa siya ng isa pang kasalanan. So, ang ginawa niya lang, hinulog niya lang yung sarili niya sa mas malalim pang hukay ng kasalanan. No? So, sabi sa Isaiah 29:15, woe to those who deeply hide their plans from the Lord, and whose deeds are done in dark place. And they say, who sees us? Who knows us? So kapag iniisip pala natin na pagtakban ng ating mga gawang mali sa tao at sa Diyos, o ito si David, ginawa niyang pagtakban sa tao yung ginawa niya, nakalimutan ni David na ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Nakita ang kanyang mga ginawa, no? Sabi, God knows what he did last in the summer, spring, kapaba. Sabi pa sa Proverbs 28:13, whoever conceals, o kung sino man ang magkubli, magtago, ng magcover ng kanyang kasalanan, does not prosper, hindi magtatagumpay. O, but the one who confesses and renounces them finds mercy. So, hindi nagtagumpay ito si David sa kanyang ginawa dahil pinagtakban niya ang kanyang kasalanan. Sa susunod natin pag-aaral, malalaman natin kung siya po ay humingi ng tawad at kung siya po ay nakasumpong ng awa ng Diyos. So, napag-aralan natin dito sa istoryang ito na kung tayo po ay unaware, no, sa mga strategy ng Diablo, tayo po ay madaling mahulog sa temptation. Sabi sa Luke 23:40, ang sabi ng Panginoon, pray that you will not fall into temptation. Sinabi rin naman ni Paul sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. So kapag tayo po ay nanalangin na walang patid, no, pray without ceasing, ang Diablo po ay walang pag-asa, walang chance na control, makontrol po tayo. Pero pag nakalimutan nating manalangin, pinili nating entertain, i-cherish yung mga mahalay na pagnanasa natin, tayo po ay susceptible sa serious na sin. So, bago tayo magkasala, determine na natin immediately na isipin natin, magdesisyon na agad tayo na i-refuse natin yung i-refuse to entertain, no, i-cherish yung mga lustful desire na yan, no, i-avoid natin ang temptation at ang kasalanan. Alam niyo po, kapag ikaw ay nagkakasala, hindi ka naman nagiging masaya. Ang katunay na kasiyahan lamang ay resulta na kapag ikaw ay nakontrol mo ang inyong pag-iisip at ang iyong mga pagnanasa sa buhay. So, ang Diyos nais tayong magtagumpay, no, sa mga pagsubok na yan. Sabi nga, merong daan na binibigay siya para tulungan tayo. Kailangan nating hanapin ang daan ng Diyos sa ating mga buhay. So, kapag pinagtakpan natin, ninais natin pagtakpan ang ating mga kasalanan, ito po ay hahantong lang sa additional na more serious type of sin, no? At maaaring ito'y pagsisihan natin sa bandang huli, no? Sa balang araw, pagsisihan natin balang araw. Besides, hindi naman talaga natin mapagtatakban ang anumang kasalanan natin sa harap ng Diyos. Sabi pa sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. So, kapag
ang Diyos po ay nasa atin dahil nilapit natin ang ating sarili sa Kanya. At ang Diyos nga ay nasa atin. Ang Diablo mismo ang lalayo sa atin at iiwas, lalayuan po tayo. So yun po ang ating pag-aaral. Delightful Sabbath po sa inyo lahat.